Vacation mode na ba ang lahat? Ang tanong, saan ang destination ninyo? Sa mga hindi pa nakakapili ng pagbabakasyonan, eto na ang mga listahan ng mga lugar na dapat puntahan kasama ng barkada at pamilya. Mapapa-throwback sa Spanish era, meron ding puno ng adventure at kung gusto ng tahimik at relaxing, sagot din namin yan. Kaya tumutok na at ilista ang mga winner na mga vacay for holiday. 1, 2, 3, pasyal tayo! Throwback vibes, world-class shows, Christmas party with the animals, and relaxation galore. Lahat ng trip ninyo ngayong holiday vacation, pinuntahan at sinubukan namin. Kaya hindi na kami magpapatumpik-tumpik. Simulan na natin ang galaan. Now na! Nostalgic feel na selebrasyon. Yan ang alok ng Las Casas Filipina de Acuzar sa Quezon City. Mula sa design at istruktura ng lugar hanggang sa mga kasuotan ng mga empleyado ng Las Casas. Ibabalik nila kayo sa nakaraan. Talagang walang tatalo sa classic vibes na party. Yung journey nila as a guest dito po sa aming property. Kung saan mararanasan nila yung Old Manila during Spanish era occupation dito po sa Pilipinas. At dahil holiday season, pinailawan nila ang buong plaza na may tema ngayong taon, Pasko sa Las Casas, na Instagrammable. Siyempre ang team Rated Corina, hindi nagpaawad sa pagpo-post dyan. May pa-Christmas bazaar pa sila sa kanilang garden at lahat ng ito gawang Pinoy. Perfect sa mga hahabol ng Christmas at year-end parties, pang-exchange gift. Dito sa Las Casas, we promote Filipino heritage through our culture and arts. And dito sa bazaar, we're very proud na maraming small businesses who are proudly Pinoy ang talagang finiture namin dito and nag-sign up as a partner merchant. May best bibingka na hindi dapat palagpasing tikman. Sobrang sarap ng bibingka dito. Malinamnam at lasang-lasa yung lumang bibingka na nakinaginisnan ko. Ang ihaw-ihaw at mga isaw na paborito ng madlang people, mayroon din sila dito. Sarap, no? Pero ang best treat nila dito, may discount ang lahat ng kanilang bisita. Kung naka-Filipiniana attire silang pupunta at kakain sa kanilang restaurant. Inaanyayahan namin lahat ng mga guests namin na magsuot ng mga Filipiniana, pati yung traditional na Filipino costume for us to experience once again yung walk during the time of Spanish occupation here in the Philippines. Kung maingay at masayang getaway naman ang hanap nyo, tara na sa Mandaluyong at tumawa kasama ang buong pamilya dahil bukas na ulit ang Club Moa. Sinusuportahan ko ngayon ang Club Moa, sila Sir Potts at si Sir Chris na sa muling pagbubukas ng isa sa pinaka-spectacular show dito sa Pilipinas. Matapos ang 3 taong nakasarado ang Club Moa, muling nagbabalik ito sa publiko para magbigay ulit ng world-class at mala New York na mga palabas at dance performance. Pasabog kung pasabog ng mga production numbers. Makakalimutan ang mga problema sa pagkagrandioso ng production. Bago kasi nauso ang mga drag race queens, sa lugar na ito una nagsipagtanghal ang mahuhusay na mga performers. Sobrang excited ako na makita ko ano yung pasabog na papakita nila ngayon. Kasi alam ko yung club mo talaga is very unique. Ngayong Pasko, hindi lang para sa tao ang mga selebrasyon. Dito sa Malabon Zoo, may pa-party para sa mga fur babies kasama ang kanilang zoo families. Importante po ang hayop sa atin. Yun ang pinanganak po si Baby Jesus. Ang unang visitor niya po ay mga hayop po. 50 dogs at cats na naka-Christmas costume ang nakisaya sa party. Si Marimar ang pinakasikat na orangutan sa zoo ang nagsilbing Santa Claus sa party. From fur babies, hindi pwedeng hindi umattend ang tinaguri ang mga siga ng zoo. Inilabas rin nila ang rare white lion na si Sir George
na game sumama sa picture taking. Hanap nyo ba ang relaxation ngayong vacation kasama ang barkada? Ang resort na ito sa Lian, Batangas, may pa-holiday getaway. Welcome to Kublihan Matuod Resort. Pagpasok nyo pa lang, may pabiko at welcome drinks na sila. Enjoy po. Thank you po. Nakaka-VIP ang experience. Scenery is good, the sunset, tapos yung na-enjoy nila families, all safe, halos talagang stress-free house. Enjoy nature vibes sa resort na may mga cozy accommodations. At para ma-achieve ang ultimate pamper yourself treat, kasama ang barkada, subukan nyo ang kanilang spa at massage. Hi, ewan ko na lang kung hindi pa kayo ma-relax. Masaya po kasi bukod po sa mga regalo at mga damit, pwede mo din naman pong iregalo ang bakasyon na kagaya nito sa pamilya mo at sa kaibigan. Isang nakatagong paraiso naman ang mapupuntahan sa San Mateo Rizal, ang Estancia de Lorenzo. Perfect sa magbabarkada at pamilya ang mga villa nila dito. Tapos mag-swimming sa kanilang mga pool, pwede kang mag-party sa sports bar at farmyard. But wait, there's more! Abangan ang kanilang party-inspired Bohemian Nights na ma-enjoy bago matapos ang taon. Kung swak na kayo sa mga pasyalan sa Metro Manila, hindi pa tapos ang eksena! Dahil liliparin natin ang mga bagong mapapasyalan out of town! Tulad ng Boracay at Cebu na pasok gawing bakasyonan ngayong holiday. Huwag bibitiw dahil lahat yan mapapanood sa pagbabalik ng Rated Corina. Ang sinabi ko, kailangan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bolero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Pagkatapos nating mamasyal sa Metro Manila, pumunta naman tayo sa mga probinsya. Kung dagat ang pamparelax mo, tara na't biyahe na sa Boracay. Pero ang exploration natin ngayong Pasko is the beautiful other side of the main Bora Beach. Welcome to Asia's best windsurfing at kitesurfing capital of the Philippines, Bulabog Beach. Isa sa mga bagong nag-aalok ng staycation ay ang luxurious at European-inspired hotel and resort na ito, Aqua Boracay. Bakit nyo naisipan na gawing European-inspired? Parang medyo kakaiba siya dito sa Bulabog. Kung titignan mo yung interiors namin, it features natural white and earth tone palettes that make up for a very sophisticated and romantic vibe. And it perfectly complements well with the serene atmosphere dito sa Bulabog area. Also, yung rooms namin malalaki na may sliding glass door that leads to a veranda para yung mga guests namin makapag-enjoy ng maganda na view. Isa sa mga nagdisenyo ng istruktura ng high-end resort na ito, walang iba kundi ang multi-awarded Filipino architect na si Ed Calma. Kilala siya sa pagdidisenyo ng mga magagarbong bahay sa Pilipinas. Matutuwa kayo sa malalaki nilang mga suite, gaya na lang nitong 610 square meter na Ibiza suite. Meron itong tatlong kwarto na may queen-sized beds.
sariling kusina, mga muebles o furniture na gawa ng Pinoy genius na si Vito Selma, gaya ng sofa na ito na pwede na ring tulugan. Ang penthouse nila panalo dahil may sariling swimming pool at event area na kasyang-kasya ang 100 katao. Mag-relax at magpamasahe naman kasama ang iyong ka-couple goal sa kanilang mist spa. Mabusog din sa kanilang breakfast buffet at international na mga pagkain. Mula sa Filipino food, Chinese hanggang sa European snacks gaya ng napakasarap nilang pizza, tiger prawns, nachos at pulled pork tacos, mayroon sila. Hindi rin mawawala ang kanilang seafood feast. Specialty namin doon is seafood like the sweet and sour lapu-lapu, pulpo yakitori. Pero if hindi ka kumakain ng seafood, maybe may allergy ka, then masarap rin yung Cebu lechon fried rice and lamb shank. May mga activities din sila dito na tiyak ay babalik-balikan. Ang foam party tuwing Sabado ng gabi. Ang Yuletide yoga. At may pa-Christmas bazaar din tuwing umaga on weekends. Exciting din ang kanilang Christmas at New Year's Eve events. Sa December 24, mayroon kaming Christmas Eve dinner buffet. And sa December 31 naman, mayroon kaming New Year's Eve countdown with live band, fire dancers, and drum beaters. Kung sa ibang lugar ka naman naka-check-in, don't worry, dahil sa halagang 1,000 pesos ay pwede ring mapuntahan ang Aqua Boracay at ma-experience ang mga amenities and activities. So for the holiday season, why not try and treat yourself to a staycation here in Aqua Boracay and enjoy the private atmosphere here. Siyempre, top of the list pa rin pagdating sa bakasyon, ang number one most visited tourist destination ng bansa, ang Queen City of the South, Cebu. Maraming bagong atraksyon sa syudad at ngayong Pasko, unti-unti nang nararamdaman ang paghahanda para sa pinakamasayang pagdiriwang ng mga Pilipino, ang sinulog, Viva Pitsenyor! So ang tanong, bakit nga ba tayo lalabas ang ating mga bahay para makibakbakbakan dyan sa kalye o kaya ay lilipad pa this January para mag-attend ng sinulog sa Sugbo sa 2024? Ngayong 2024, ito yung pinakamalaki, pinakagrandes, pinakakolorful at saka pinakamaraming contestants or contingent this year. Dalawang klase ng pagdiriwang ang ginagawa sa pagbibigay pugay kay Santo Niño sa Cebu. Yung cultural naman po ay tinatawag natin na, na sinulog, na nagsimula naman po, na naging formalized siya noong around 1981. And pangalawa naman po, yung mas matagal, yung religious na celebration naman po ay nagsimula noong 1565. Level up na rin ang kanilang celebration ngayong 2024. Sa kanilang fluvial parade, isasama na ang imahe ni San Jose sa mga imahe ni na Our Lady of Guadalupe at Santo Niño. Siyempre, maging ang sinulog, kaabang-abang na rin. Ang tema ngayong taon, Santo Niño Magnet of Love. Asahan daw ang mga bagong pakulo dahil maraming activities ang mapapanood ng mga darayo. Ano-ano ba itong mga bago, Sir Joel? Ngayong sinulog festival na ito, katulad ng mga inaasahan ng marami, nag-evolve kasi tayo. So padagdag ng padagdag yung mga activities na ginagawa. Like this year, asahan na natin na magkakaroon ng Carnival Queen. Bukod dyan, dun naman sa mga sports enthusiasts, ang kauna-unahang international Dragon Boat Race will be held in Cebu, kasabay na rin ang ating Sinulog Festival. At siguro, dahil nasa Cebu tayo, maraming mga talents na nandito, siguro idadagdag na rin natin, magkakaroon tayo ng ating tinatawag na Sinulog Idol. Ito yung mga magagaling kumanta and the best of the best in that Sinulog Festival will be crowned our Sinulog Idol. Ay, ang gagaling talaga ng mga Cebuanong kumanta, no? At saka magaganda rin sila. Hindi ba? Exciting! Ang mag-asawang sina Val at Ofelia San Diego ang magiging ermano at ermana sa Sinulog 2024. Si Val ang sikat na choreographer ng San Diego Dance Company at si Ofelia naman ay taon-taong may hawak ng Santo Niño sa kanilang grupo. Masayang mag-asawa dahil ito na daw ang pagkakataon para magpasalamat sa lahat ng mga himala ni Santo Niño sa kanilang pamilya. Since Sinulog started, we've been
participating. I've been dancing sinulog for the past 43 years. In fact, I had stroke 2 years ago, but I was able to dance sinulog because of my belief and my faith of the Santo Niño. So after all these trials and, you know, I have to overcome everything with the faith of the Santo Niño. Uban sa pamilya ni Ripi Corina nga mag-ayo kanunay ang ilang panglawas nga imong gabayan ang iyang mga 10 araw ang puno ng activity sa selebrasyon sa Cebu mula January 12 hanggang 21. Asahan ng mga pasabog sa sinulog sa Sugbo 2024. Mayroon na rin sinulog app kung saan pwedeng gamitin guide sa mga ruta ng prosesyon. Schedule ng mga activities at detalye ng mga tickets para sa events. Ngayon pa lang panalo na kung sa Cebu ninyo gustong i-celebrate ang holidays. The biggest fiesta in the whole country. And after the fiesta, which is the procession, it will again bring a Sunday of revelry. Very exciting. Much dancing, much pictures. Come. You're going to be a part of the Sinulog sa Sugbo, Philippines 2024. Be here. Happy Fiesta, Pete Senior. And of course, Merry Christmas and a Happy New Year. Bakit sa palagay ninyo, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin itong sinulog? Kasi po, yung tayo ay Pilipino, eh nandyan yung pananampalataya natin. Always yan, nandyan. Maski araw-araw po, dun sa Santo Niño, may nagsisinulog po. Mga small-scale sinulog. Ito lang ngayon is we are renewing our vow sa faith natin. So kaya, sa Filipino, ito yung birth of Christianity din natin na naibigay ni Magellan towards the Filipino. Ang Santo Niño ay ang Hesukristo nung bata pa siya. At natural siguro sa atin, minsan mas nahihirapan tayong makipag-usap sa mas nakatatanda sa atin o sa people in authority, pero sa bata madaling makipag-usap. Kaya in love tayo sa Santo Niño, ang mga Cebuan at buong Pilipinas, ay dahil masarap lumapit sa isang bata, madaling makipag-usap, pwede mo sabihin sa kanya lahat ng niloloob mo. At kung meron kang gustong hilingin sa Diyos at meron kang gusto ipagdasal, napagadaling lumapit sa poong Santo Niño. Sa buong taong pagtatrabaho, kabi-kabila ang dagok at hirap na ating naranasan itong nakaraang taon. Kaya ngayong Pasko and into the New Year, treat naman natin ang ating mga sarili kasamang barkada at pamilya dahil deserve naman nating lahat ang ultimate vacay ngayong holiday. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!